Kaibigan, very, very important topic natin ngayon. Kagat ng aso, kagat ng pusa, rabies. Okay? Ang rabies, deadly talaga to. Nakamamatay siya. 99% of the time, iba nga sabi talaga, fatal siya talaga. Saan pwede makuha ang rabies? Okay? Commonly, pinaka-common sa aso, pwede rin sa pusa, pero nakukuha rin nila sa mga wild animals. Lalo na, kahit alaga natin yung aso natin, yung pusa natin, eh kung gumagala siya sa labas, di ba? Gumagala yung aso-pusa mo, nakagat siya ng paniki. Paniki, marami may rabies eh. Pag nakagat ng paniki yung aso, yung pusa, doon nagkaka-rabies. At na, pag nakagat naman ng aso-pusa yung tao, yun po, deadly. Sinabi na po ng Department of Health, almost 100% fatal ang rabies at tumataas nga yung rabies ngayon. Sa Pilipinas, ang namamatay sa rabies, 300 na tao, 300 na bata o matanda, 300 na mamatay every year. Yan ang reported. Yan ang na-report. Pwedeng mas marami pa. Ang Pilipinas, maraming rabies. Okay? Merong mga bansa na tulad ng US, developed countries, halos wala ng rabies. Pag nakagat sila, halos maliit lang ang chance na may rabies. Pero sa Pilipinas, maraming aso, pusa may rabies. Kaya pag, basta dito nakagat, delikado. Kaya nga 300 ang namamatay. Bakit? Eh maraming gala. Eh maraming gala na aso, di ba? Na-expose, di ba? At ang problema, yung aso, pusa natin, hindi bakunado. Okay, kung gusto mong makontrol, mas madali sana na siyempre yung mga gala dapat na babaccinate. Ang bakuna sa aso at pusa ay unang-una every year, tapos later on merong bakuna sa aso-pusa na every 3 years. Kung nag-aalaga kayo, kailangan ipabakuna nyo. Kasi pag yung pet nyo nakakagat na ibang tao, actually merong batas ngayon eh. Sa pagkakaalam ko, ang magbabayad yung may-ari nung nakakagat ay mahalang gamutan sa rabies, mahalang vaccine, immune globulin, matagal at mahal. 'Di ba? Kaya trabaho nung pet owner, responsible pet owner na 'wag makawala, 'wag makakagat na ibang tao. Yan, pakita natin. 59,000 ang namamatay every year, mga 300 sa Pilipinas. Karamihan sa Pilipinas, bata. Bakit bata ang tinatamaan ng rabies? Marami rin matatanda kasi syempre yung bata lumalapit sa aso, pusa, inaalagaan. Kala nila okay lang, kala nila naglalaro, eh biglang kakagatin sila. Ang problema sa rabies vaccine, sa rabies virus pala, pag nakagat tayo sa paa, yan, papakita natin. Apat ang phase ng rabies virus. Merong incubation phase, stage 1, may prodromal phase, merong pupunta na sa nerves at utak yung virus at nakokomatose at namamatay yung pasyente. Dapat pag nakagat kayo ng aso o pusa, day 0 pa lang, yung araw na yon o yung kinabukasan, pupunta na kayo agad sa health center, magtanong kayo, nasaan ba yung animal bite center? Merong animal bite center or sa emergency room para mabigyan na ng mga turok yung bata o yung matanda. At hindi lang isang beses, maraming beses. Ito, pakita mo Doc Lisa. Yan, oh. Ito yung mga stage, 1 to 6. Kinagat sa paa. So yung virus mula dito sa hayop, pumunta dito, yan, pupunta siya sa nerves. Pag pumunta siya sa nerves, unti-unti siya aakyat. Unti-unti aakyat yan. Oh. Stage 3 aakyat to. Virus sa spinal cord hanggang sa utak. Pana sa utak na hindi na mahahabol. Ang gusto natin, bagong kagat pa lang, wala ka pang sintomas, bibigyan na ng vaccine at immune globulin, mga dalawang turok na yun agad. Okay? Kasi pag umabot na dito sa prodromal phase, may lagnat na, may symptoms na, baka hindi na natin. Ito na, there aren't any effective treatment na pag umabot na dito sa second phase. Pag umabot na dito sa utak, hindi na, merong furious rabies, nagwawala na yung pasyente. So gusto natin, bago kayo magkasintomas,
day zero, day one. Yan ang problema sa atin, syempre. Pag mahirap, walang pera, ayaw mo nalang dalhin, sasabihin mo, hindi naman nakagat yung anak ko. Diba, mag-absent ka pa ng maraming araw para dadalhin sa emergency room, gagastos pa ng mahal. Merong iba may nagbibigay ng libre pero baka hindi kompleto. Ito, oras na umabot na sa ganitong stage, actually lagnat-lagnat pa lang, hindi na okay. Pero yung tao, ito, ano nangyari sa tao? Pati yung tao, pag yung tao nagkaroon ng rabies, ewan ko kung nakapanood na kayo ng video, search nyo na lang sa YouTube, DOH, rabies, papakita nila yung video ng mga taong nagka-rabies sa San Lazaro Hospital, nakakatakot. Naglalaway, nagsisigaw, nagwawala, hallucinate, ayaw ng tubig, ayaw ng ilaw, very aggressive, lahat aawayin, kahit sino makita. Ito yung mga stage, oh. Infection, pakita natin, Doc Lisa. Infection, gusto natin bago umabot sa lagnat, okay? Bago umabot dito, nabigyan na natin ng mga turok siya kasi mahahabol pa. Sore throat, loss of appetite. Pag sumasagit na doon sa paa, eh, hindi na okay yan. Ito, takot na siya sa maingay. Hindi na makalunok yung tao, na paralyzed na, nawala ng malay, namatay na. Yan ang stage. Kailan nagkaka-symptoms? Depende sa layo ng kagat eh. Pag ang layo ng kagat sa paa, medyo matagal-tagal pa. Pero kahit mga 3 weeks, meron ka pang ganong time. Pero ayaw mo na hintayin ng ganon. Kung kailan ka kinagat, nung araw na yon kinabukasan, punta na agad sa Animal Bite Center. Wala pong choice eh. Walang choice. Kasi deadly siya talaga. Ito po ang pinakamahalagang slide. Papakita ko sa inyo. Ha? Very important to. Anong klase yung kagat sa'yo? Category 1, 2, 3. Pag category 2 and 3, kailangan pumunta sa Animal Bite Center. Ang pwede lang hindi pumunta, ang pwede lang itong category 1. Pakita natin category 1. Ang category 1, yung aso o pusa mo, hinahawakan mo lang, pinapakain mo. Ito, dinidilaan lang yung kamay mo, pero wala kang sugat. Dila lang, walang sugat. Hugas lang, pwede na. Walang sugat. Pag category 2, tingnan nyo sa anak nyo, pag meron ng scratch, pag meron ng karas, hindi na po pwede yan. Kailangan mo na dalhin sa ospital to. May karas na siya eh. Lalo na kung may konting dugo, hindi na pwede. Hugas na at immediate vaccination sa rabies. Pag stage 3, category 3 to, delikado. Malalim na kagat na to. Umabot na sa mucous membrane, na break na yung skin. Yung laway ng hayop na pasok na dun sa balat natin. Lalo na kung bandarap sa may leeg o sa mukha ang kagat. Wound washing, vaccination, bibigyan pa ng immune globulin. Dalawa pa ibibigay. Okay? Anong dose ang binibigay? Marami kayong balik dapat dun sa Animal Bite Center. Depende po, iba-ibang schedule, iba-ibang ibibigay, sila na magsasabi sa inyo. Meron ito po, sample, day 0, day 3, day 7, day 14, day 21. So maraming absent yan para dalhin, para makompleto mo. Bibigyan din ng antibiotic para sa sugat. Antibiotic for infection, pero hindi siya talaga gamot. Pag nakagat kayo ng aso, pusa, hindi pwede antibiotic, baliwala yun sa rabies. Pwede rin bigyan ng anti-tetanus. Tetanus naman nakukuha sa lupa na madumi. Delikado rin yung tetanus. Dagdag na rin. Kung hindi kayo na bakunahan dati ng anti-tetanus. Ito yung mga possible. Kung alaga mo yung pusa at aso, dapat sigurado ka hindi siya na-expose. Tsaka dapat pinapabakunahan mo yung aso at pusa mo every 3 years. Oo, talagang normal yung behavior. Tapos babantayan. Kung ano yung nakakagat, kung anong aso, anong pusa ang nakakagat, kailangan hulihin, bantayan for 10 days. Mamaya ipapakita ko, ano ang senyales na may rabies ang aso at pusa mo. Okay? Paggala, iisipin mo may rabies. Paggala, i-assume mo na may rabies.
Diba? Or pag hindi mo alam sino kumagat o wild animal, i-assume mo na may rabies. Hindi na tayo pwede maghula-hula. Marami na nababalita. Makita nyo social media, may batang babae, 6-year-old, nakalmot ng pusa, namatay. May 12-year-old, nakagat ng aso, namatay. Hindi na pina-check up. Ang problema nga sa Pilipinas, 90% ng mga tao na nakagat ng aso at pusa, 90% hindi na pinapa-check up. Kasi nga, walang pera or hindi nila alam na kailangan. Ano mga pets nila na may anti-rabies? Yung pets nga ang dapat, yung aso at pusa ang dapat, yung pet owner, kayo mismo magpapabakuna doon sa aso at pusa nyo. Para kahit makagat sila ng paniki, may protection sila. Otherwise, siyempre, lalabas yan eh. Hindi mo makokontrol. Sa dyan ang nakalmot ng tuta sa leeg ang bata. Ay, dadalin agad yun. Nakalmot ng tuta, dadalin agad sa Animal Bite Center. Lalo na sa leeg. Sa leeg, delikado. Kasi nga, ang lapit nito sa utak. Pag dito nakalmot, mabilis siya. Baka ilan days lang. Dalin na agad. Dalin na agad. Huwag na lang mag-alaga. Okay? Walang choice. Lagi talaga bata eh. Kasi nga, hindi maka-protect yung bata. May mga test malalaman kung rabies o hindi, lumbar puncture, MRI, CT scan, blood test. Pero ito, pag ginawa to, late na eh. Ayaw na natin. Yes, lucky. Yan, treatment. Ah, nakagat noon, nagpabakuna, nakagat ulit ngayon, hindi na daw ba siya babalik? Bawat kagat, iba hindi. Hindi, okay na yan. Medyo may labang ka na doon. Na-protect ka na dati, mabibigyan ka rin ng rabies vaccine, pero konti na lang. Kasi meron ka na dati. Baka mas konti na ang course mo. Tsaka medyo mas safe ka na. Sino dapat magpa-rabies vaccine? Yung mga animal handler. O yung nagtatrabaho sa pet store. O lagi kayong nasa labas. May chance kayong makagat. At least protected ka na for several years. Ganito ang pinakamahalaga. Pag nakagat kayo ha, sa bata, 15 minutes ang hugas. Ganun katagal. Pero ito, sugat, di ba? Pisilin mo na, sasabihin nila, kung lalabas yung dugo, hugasan mo na hugasan. 15 minutes, running water, sabon, sabon, sabon. Okay yung sabon, nakakapatay yan, sabon, sabon, sabon. Pag ginawa mo na for 15 minutes, tsaka mo palang lalagyan ng povidone iodine or betadine yung toyo. Parang toyo yung kulay, di ba? Doon mo lang lang. Pero yung hugas ang mahalaga. Hugas, hugas. Yung ibang surgeon, pag malaki talaga yung hiwa, minsan hindi pa nila tinatahi eh. Inahayaan nila open ng mga dalawang araw para mawala yung, di ba? Para mabawasan yung virus bago nila isasara. Pero bahala na yung surgeon. So, hugas agad ang first aid sa sabon. Baka mabuhay kayo dito lang. Okay? Pero hindi natin masabi. Baka may pumasok pa rin konti. Ito yung bibigay sa inyo sa Animal Bite Center. Okay? So, pag sinabi ko sa iyo, di ba, category 1, na dilaan lang, okay lang. Pero ito ang problema sa nagdidila na aso at pusa. Paano kung kayo may sugat? Diba? Ang daming kababayan na may sugat, may pigsa, may sugat dito. Ay dumila siya sa may sugat. So pwede pumasok doon. Ang bibigay sa'yo, rabies vaccine at ito, human rabies immune globulin. Ito yung parehong maganda. Parehong effective siya. Itong human rabies immune globulin, antibody siya, sundalo siya. Sundalo siya na papatay sa rabies virus agad. So pag kinagat ka sa paa, i-inject itong immune globulin sa paa. Pag sa braso, doon i-inject. Kasi papatay niya yung rabies doon sa area mismo. Pero ang effect niya, syempre, sandali lang eh. Diba? Nilagay mo lang siya doon eh. Habang pinapatay niya to, ay mabagal naman yung kalat ng rabies, hahabulin mo na ng vaccine. Kaya bibigyan ka ng 5 schedule nung 5 dates eh, na pabalik-balik ka for 21 days, para habang pinoprotect nito, humahabol na yung katawan mo na gagawa ng sariling antibody. Okay? Pag yung katawan mo na gumawa ng sariling antibody, hindi pa siya umaabot sa utak, mahahabol mo siya, mapapatay siya, swerte tayo. Buhay tayo dun. Okay? Kasi nga, wala tayong protection dito. Ang daming gala eh.
Kaya very important yung pet care talaga sa atin. Mas madali nga bakunahan yung aso at pusa, mura lang. Mura. Sobrang tipid, parang ilang daan lang. Ay yung sa tao, konti lang ang libre, 1,000 ang mauubos natin. Mas mahal nga ang gamutan sa tao, mas mura ang prevention sa pusa at sa aso. Bakit walang gamutan? Pag umabot na sa utak, wala nang cure. Nagtatago siya sa blood-brain barrier. Pag na-lock na sa loob ng utak, hindi na makahabol. Diba? Paano makakaiwas ito, di ba? Dapat alagaan nyo yung aso, pusa. Huwag nyo na pa ipagala sa labas ng bahay, okay? Huwag na ipagala. Kasi nga, baka makagat siya ng iba eh. Baka ibang aso ang kumagat sa kanya, di ba? Don't let your pets roam free, doon na lang sa loob. Leave wildlife alone. Pag nasa medyo bundok na lugar, hayaan mo na. Huwag mo nang galawin. Ito, mahalaga po to. Paniki. Ang daming paniki dito sa atin, Doc Lisa. Eh. Meron tayong, may puno kami dyan ng, Lisa? Aratilis. Favorite ng paniki eh. Oo, favorite ng paniki. Ang daming paniki. Pag nakakita kayo ng paniki sa kwarto ninyo, may natutulog na tao, i-assume mo na, isipin mo kinagat na siya. Usually, hindi mo daw makikita yung kagat ng bats eh. Maliit. Tsaka i-assume mo yung aso mo, yung pusa mo, kinagat na nung paniki. Kaya dapat sarado yung kwarto nyo. Kaya magpa-vaccine na kayo. Kasi ipa-check nyo na. Okay? At kung madalas kayo exposed, pwede nyo na unahan. Pwede ba mabuhay sa rabies? Uunahan mo siya. Kaya lang, ito sabi, without early vaccination and antibody treatment, parehong kailangan, rabies is nearly always fatal. Lagi madalas nakamamatay. Maraming videos nakita niya yung mga sa San Lazaro nagkaroon ng rabies. Tsaka ang problema sa Pilipinas, marami tayong dito eh. Kaya dapat talaga, actually hindi lang siya health problem eh. Talagang animal Talaga yung pag-alaga ng hayop, napakalaga. Paano malalaman na may rabies yung aso at pusa niyo? Baka wala naman, di ba? Ito yung gusto ninyo. Baka wala naman eh, di ba? So, pag nahuli yung aso at pusa, i-observe for 10 days, pag wala nangyari sa kanya, pwede na hindi ituloy yung bakuna. Ikulong din. Ikukulong, okay? Para hindi siya makakagat ulit. Tama nga. Pero habang inoobserbahan yung aso at pusa, hindi naman siya masisira ulo agad. Usually, dahan-dahan din yung rabies kumakalat sa kanya. Umpisahan mo na yung first day, magpaturo ka na first day, third day. Gawin mo na habang pinipray natin na hindi siya magwawala. Ano yung symptoms habang binabantayan mo na yung aso at pusa ay may rabies? Ito sa dogs muna. Behavior change. Yung alaga mo, iba ang ugali. Mas aggressive siya or mas takot siya sa tao. Na lagi nagtatago, tapos pag ginalaw mo, biglang aggressive siya. Ito, naglalaway. Di ba napapanood nyo sa scene yan? Naglalaway. Tsaka yung laway ng aso, ibang klaseng laway, malapot. Ano papakita mo? Yung kagat mo? Yung peklat. Si Doc Lisa, papakita pa yung peklat niya. Ito, tinapakan mo ata yung pusa eh, kaya ka kinagat eh. Oo. At grabe na nung time na kinagat si Doc Lisa, doon pa kumalat yung fake na rabies vaccine, di ba? Meron nagpepeke ng rabies vaccine, Diyos ko. Meron mo kung peke na bigay tapos namatay, eh paano na yun? Kaya dapat sure tayo. Doon na kayo sa reputable animal bite center. So, behavior change, naglalaway, nagpo-foam yung aso. Pero ito, late stage na to. Hindi makalunok yung aso, cannot swallow, parang nag-choke siya. Irritable siya, kahit ano ilapit mo lang to, kakagatin na. Mas aggressive, nagbago ugali. Loss of coordination, hindi siya makalakad maigi, unsteady siya. Paralyzed, pero late na to eh. Unusual vocalization, iba ang sinisigaw nung aso at pusa. Parang iba yung tahol niya. Parang nakakita ng multo. Parang ganon. Weird. High pitch, unusual, distress.
aggressive, sobrang aggressive siya. Yan ang rabies sa aso. Pero bago siya mag-exhibit nito, nung nag-uumpisa pa lang, baka doon ka na nakagat. Kaya nga siya nangagat eh. Nananahimik ka, naglalakad siya, ba't siya mangangagat? Di naman siya dating ganun. Sa pusa, ganun din. Pareho din, behavior changes, aggressive, naglalaway din yung pusa, iba din tunog ng pusa, aggressive, hindi rin makalakad. Sa pusa, minsan nagtatago. Nagtatago. Rabid cats might hide in unusual places and avoid interaction. Takot sa tao, takot sa ilaw, takot sa sound. Yan. Irritable. Okay? So, yun ang problema. Kaya kailangan mababantayan siya. Ayaw mo makagat ng mga wild animals. At ang bakuna sa pets, every year muna, tapos every 3 years. So, depende. Siyempre, gastos na naman tayo. Ito yung gusto ninyo malaman. Siyempre, isipin na iba. Hindi, nakagat lang ako. Ang problema nga po, sa history, pag tinanong mo yung bata, yung anak mo, kinagat ka ba? Siyempre, sabihin niya, hindi. Oh. Sino kumagat? Ah, baka doon lang. So, mahirap ang kwento. Hindi reliable yung kwento. Basta, may interaction, nakagat siya, nakalmot siya, i-assume mo na. Na category 2, category 3 na kailangan mo na dalhin sa Animal Bite Center. Kailan mo lang masasabi na safe ka na? Okay? Safe ka kung yung kumagat sa'yo, alaga mo, tapos sure ka na bakunado yung alaga mo. Let's say, kompleto yung bakuna ng alaga mo. Nakagat ka na nagkataon lang. Normal pa ugali niya. So, baka wala lang. I-observe na lang muna. Oh. Kung gusto mo, isapalaran. Behavior ng animal. Kalmado siya. Normal lang siya. Ba't siya nangagat? Siguro, na inagaw mo yung pagkain. Diba? O nabigla siya. Pinakita ko naman sa yung rabies na ugali. Diba? O. Oh. Kung normal ugali, baka hindi. Inobserbahan mo 10 days yung hayop. Wala nangyari. Pero syempre, mahirap. Mahirap mag-wait ng 10 days. Eh, pag 10 days, nakita mo doon naging rabies, tapos hahabol ka ng turok, eh baka malate sa'yo. Lalo na pag ang turok sa leeg at sa muka, mabilis umabot sa utak. Pag umabot na sa utak, hindi na mahabot. Number 4, kung walang rabies sa lugar nyo, eh wala. Siguro pang nasa abroad. Mga overseas worker, baka yung mga ibang bansa, baka wala silang ganong rabies doon. Itanong nyo sa community. Okay yon. Pero pa nasa Pilipinas kayo, ang daming may rabies. Hindi natin nakokontrol yung mga animals eh. Number 5, gaano katindi ang kagat? Mas matindi, mas malaki, mas mataas dito, mas delikado. Basta dumugo, delikado. Actually, scratch lang, delikado na. Ano. Tapos, itong number 6, wag na natin hintayin to na wala kang sintomas. Na buhay ka pa after 3 months, after 1 year. O, so walang rabies. Pero minsan may rabies after 1 year lumalabas. Ha? May ganun. Si Doc Lisa, 5 years na nakagat. So, hopefully, di na siya makagat. So, mahirap naman hihintayin mo na wala akong symptoms bago ako safe, di ba? Pinakamaganda, gawin na natin yung sa Animal Bite Center. Okay? So, ito yung binibigay. Ito yung mga schedule. Yan. Tapos itong mga category ang very important. Okay. Hugas. Gagastusan. Absent. Tapos gumawa na nga ng paraan. Tapos mayroon tayong mga batas sa rabies sa Pilipinas. I-check nyo lang sa barangay nyo. Minsan, ang alam ko, kung sino may-ari nung pets. Ito, mag-aaway pa yung kapitbahay. Sino may-ari nung aso, pusa, pag yung may-ari, pag sila ang yung pet nila nakakagat sa iyo, siya dapat magbayad, di ba? Pero siyempre mag-aaway pa 'yan. Kasi kasalanan niya eh, o hindi niya natali eh, hindi niya naharang doon sa lugar niya eh. So 'yun po. Sana po nakatulong tong video. Kung merong alanganin, hindi kayo sigurado, pumunta na lang sa health center, hanapin Animal Bite Center. Para itanong sa doktor doon, ipakita yung sugat, kailangan ba ng bigyan ng turok o hindi. Salamat po.